Miss Evie po and yung EBQ talagang nag-push sa akin na kumanta. Ilang taon ka nung nalaman mo na may talent ka sa singing? Actually, hindi ko po inakala na magiging singer ako kasi last year lang po ako nag-start sa singing career ko. And sobrang grateful ko po sa support ng EBQ and yung family ko. Talagang napupush ako na kumanta. Anong klaseng mga kanta ang paborito mong kantahin? Mga pop po and mga love songs. At 15 years old, I'm sure hindi ka pa naman in love, di ba? So paano ka nakakanta ng love song na totoo yung feelings mo? Siguro po from love sa family ko, sa friends. Mm-hmm. Pero syempre po yung mga crush. Mm-hmm. I'm sure we've all experienced it po. Lalo na po sa age ko, I'm a teen. So nagka-first love ka na. In short, mga crush po sa mga idol, mga artista, gano'n. Kasi yung title ng song mo ay Himid Pagmamahal. Ibig sabihin, naka-experience ka ng maindaw. Kwento mo sa amin, tungkol saan na, kwento mo sa amin ang kwento ng Himig Pagmamahal, tungkol saan yung kanta? Ang Himig Pagmamahal ko ay tungkol sa babaeng umiibig. Wow. At nais niyang maibigan din siya pabalik ng kanyang minamahal. Oh, okay. O sa paano mo nabigyan ng buhay, hindi ka pa pala na-experience maindaw. How did you give justice of the song? Through love na na-experience ko from my family and sa mga paghanga po sa mga idols and artists. When you say idols, are these like K-pop idols? Yes. Local yes, idols? Sino mga idols mo? Idols? K-pop muna. Seventeen, BTS, TXT. Okay, sa local? Local, SB19. Sa mga babaeng singers, sino gusto mo? Babaeng singers? Sa K-pop po ba? Hindi, kahit hindi K-pop. Lahat na. Sa atin. I really like Avril Lavigne po. Wow! Siya po yung first na-idol ko po ever since I was young. And pag may video ko po, palagi po pong hinakanta yung mga songs niya. So yung mga favorite mo yung mga pop rock? Yes po. Sa local singers? Local singers? Local singers? Na babae. Kasi favorite mong SB19. Sa mga babae ko ng paborito mo. Siguro, ngayon po kasi nahihiligan ko yung Beanie. Ah, wow! Kasi ang ganda po ng new song nila. So, sila po yung in-stream ko ngayon. Nanalo sila ng award sa Billboard. Billboard. Oh. Alam mo na mga classmates mo na kakita ka. Yes. Anong reaction nila doon? Ano po, shock po sila. Like, parang na-amaze and support po, gano'n. Support sila. Wala naman ang bubuli sa school kasi show-show-show-show-show. Kaya wala naman. Just so in case, may mga tao na I'm sure that everyone is going to like you or watch you too. Handa ka ba sa bashers? Yes po. How do you, paano mo sila i-deal? Siguro po, I would take it as a constructive criticism. Like, siguro iti-take note ko rin po yung mga sinasabi nila so I can do better and perform better po. So far ba nakaka-experience ka na ng bashing? Hindi pa naman po. Ano yung mga reactions pag kumakanta ka sa school? Ano po, like, full support po sila. Like, palagi may akong video and I receive a lot of compliments from them po. So wala pang mga siya. Friendly siguro siya kaya hindi siya nagpapakawa. Sino sa palagay mo? Wala pang mga negative comments. So far, sino sa palagay mo yung greatest musical influence mo? It was my ate, Miss Lindsay po. Siya po yung aking greatest musical influence. Wala ba kayong sibling rivalry since pareho kayong makanta? Why your ate? Kasi bakit po, siya po talaga yung singer sa family namin. And siya po yung nagtuturo din sa akin sa bahay po minsan. At saka sinasabi niya po sa akin kung ano yung dapat kong itama. And kung saan ako pwede maging better. So, pag make show ka, how do you prepare for a concert? For a concert? Through practice po. Mm-hmm. How many hours do you practice? 1 to 2 hours a day po. That includes vocalizo. Yes po. What do you do for fun? Bakit hindi ka kumakanta, hindi ka nag-aaral? Nagba-volleyball po ako. Wow! Yes. What else? I also play instruments po. Like, guitar. And piano po. Would you like to compose your own songs in the near future? Yes po, of course.
So, hindi ka ba nahirapan i-record yung song? Mm-hmm. Since wala kang ang paghuhugutan, ibig ng pagmamahal. Mamahal, no? Wala naman po, kasi nandun po yung dad ko in the process. And iniisa-isa po talaga namin para ma-perfect siya. So, meron po akong guide. Speaking of your dad, nakita ko kasi isa siya sa composer. Yes po. So, mahilig din si daddy mag-compose, no? Yes po. Anong song ng daddy mo for you? Anong title ng song mo na ginawa ng daddy mo? Yung Himid. Ah, daddy mo gumawa. Ah, One of the composers lang. Tatlo sila nag-compose, isa si daddy. Ngayon, ano, tinanong mo ba si daddy? Anong inspiration niya doon sa song? No. Wala. So how do you think yung song mo eh magugustuhan ng mga tao? Feeling ko karamihan lang po sa atin umiibig din. So feeling ko marami pong makaka-relate sa kanyang meaning and sa kanyang tono. Okay. So kung may isang local male celebrity na gusto mong bigyan ng kantang Himig Pagmamahal, sino? From SB90 po, siguro po si Ken. Wow! Kayo nito! Kayo nito! Nag-react? Gusto siya, bakit? I just like the way he sings and dance po. Nai-inspire din po ako na galingan. Wow. Sana makita ka ni Ken sa FB Live. Ken! Oh my para gosh! Love, diba? Ano sasabihin mo kung sakaling makikita mo siya personal? I want to thank him po kasi ini-inspire niya po ako. And for sure po, hindi lang ako. Marami din ibang taong humahanga sa kanya. Wow. And nag-a-idol sa kanya. So thank you very much. Kisha, there's only a thin line between singing and acting. Kung sakali ba open ka na pumasok ko sa ano sa showbiz also, so acting? Yes po. So, actually, meron silang ginawang short film. Umapin siya yes, doon sila ni Lindsay. Kaya tinatry nila talagang acting. Tama, mali. Wow. Yes po. Other than acting and singing, ano pa yung mga ano mo? Dancing. Dancing. Yes, okay. Hosting. Pero ang pinakagusto mo sa tatlo? Oh my gosh, ang hirap naman nun. Singing, dancing, acting. Hosting also. Hosting, wala pa akong experience sa hosting. Pero between the three, siguro po singing. Singing, okay. Kasi, through singing po, madami po akong nakakasama ang mga katulad ko. And I'm having fun po while singing. Na-try mo na sumali sa mga amateur singing contest. It's a school? Diba, you join the boys niya. Teams, the class. Diba? Pero sa school, active ka naman sa mga singing. Yes po. Pero walang nang-encourage sa'yo na sumali. Sa mga competition. Pag may mga competition po, ako pa yung palagi inano ng mga classmates ko. Actually po, nag-join po ako sa pageant sa school namin. I won as the first runner-up po. What pageant? What's the name of your school? Ano pageant? Apex Schools po. Si Raymundo. Anong pageant to? School pageant. Sa school. Yes, Miss ano? Apex. Miss Apex. Apex. Nanalo ka. First runner-up. Wow. So pwede ka maging beauty queen. Sabi mo kasi, Keisha, hindi mo pa alam ang love. You get your love from your parents and from your friends. Yes. Ikaw, how do you find love? Define love. Ano sa'yo ang love? Siguro ito po yung pinaka matinding feeling na maramdaman ng isang tao. Pero I believe hindi rin po to ma-experience sa ibang tao, pwede rin po sa sarili mo. Self-love. That's how I find love po. Okay. Ano ba para sa'yo ang Himig Pagmamahal? Himig Pagmamahal. Feeling ko po ito yung kantang matuturing mo talagang love song. Kasi talagang maaano ka talaga rin sa meaning niya. It's like a person na super in love niya. So ikaw strong, sabi mo nga strong feeling ng love for you. So ikaw pag na in love ka sa tingin mo, gaano ka deep ka ma-in love? Wow. The nearest future. That means that you can sacrifice for love. Siguro po, my time, of course. Siyempre pag nagmahal po tayo, I feel like ibubuhos talaga yung time and effort mo para maramdaman niya na mahal mo siya. Ayun po. Finiko time. Are you willing to fight for your parents, for your love? Parang si Ariel ang ganito yung money. But daddy, I love him. Pwede bang gano'n? Parang tingin ba sa gano'n na nagtatanggal mo ang mahal mo dahil siyempre your parents don't like the person? Oh my God, ang hirap na ganun. Love or family? Love or family? Family, of course. Family. Bata ka pa naman eh. Yes. Sige naman, sige pa si mga daddy.
Bawal pa. Ano advice sa'yo ni Daddy when it comes to love? Siyempre po, studies first. And ngayon na po na may career ako, mas dapat po alam ko kung ano dapat yung priorities ko. Hmm. Ang kailangan ba pag may manliligaw sa bahay, bawal yung mga texts lang? Ayaw po ni Dad ng mga ganun. Ng mga dapat sa bahay. Kaya sa bahay, kailangan. Dapat pag may manliligaw sa'yo, anong requirement ni Daddy? Hindi ko po wala. Sure. Sa bahay lang? Sinabihan ka ba na or bawal kang makipagligawan sa text? Wala pang usapan. Karir daw muna, tsaka studies. What do you want to take up when you're college? Kind of? Either tourism po or architecture. Wow. Oh. Why them? Why those courses? You are curious about tourism because? Actually, yun po kasi yung pinaka nirecommend sa akin ng family ko. Mm-hmm. Tsaka gusto ko rin po mag-travel sa world. And architecture excites you because? I like art po. Wow. I like drawing. Are you into visual arts? Pero if ever na yung career mo ay mag-boom, paano ang gagawin mo sa studies and sa career? Paano ang work-study balance? I-sacrifice ang isa in favor of the other? Kapag nabigyan ka ng break sa showbiz? Eh, ba't bitigil muna, mga ganyan, to concentrate, to focus? Studies po talaga yung priority. Okay. So i-snabin mo na lang muna kung sakali may big break na papipirmahin ka ng kontrata kaya lang magiging busy ka. Hanggang sa abot po ng makakaya ko. Papasok ka sa school. Yes po. Studies first pa rin. Why should people listen to your song? It's a song that gives you a very inspiring feeling. And feeling ko po maraming makaka-relate dito and magugustuhan yung kanyang meaning. Hindi ba nagla-live kayo sa FB ng radio? Yes, wala ka bang na-encounter na medyo bad trip or ano? Ah, wala pa naman. Okay naman sila. Yes, ano yung mga na-usual na dire-receive mo na comments nila? May mga both feedback mo? Mm. Ano po? Usually po, from ano yung po, family and co-artist po. Ang galing niyo po mga ganun po. O sa singer sa paligay mo, ano yung siyempre alam natin kung strengths natin, kung saan, kung anong porte natin, anong class, genre. Yes po. Sa paligay mo. Yung weakness. As a singer. Kasi iba, what alam nila, hindi ko kaya ang rap, hindi mo yung madami. Boundary ka ba? Oo, sa paligay mo. Siguro po yung weakness ko is high notes. Since hindi pa naman po ako ganun katagal na kumakanta. It's something that I have to improve po. But yung mga strength ko naman po is gusto ko po yung mga danceable na sayaw. Ay na kanta. Yes po. And yung talagang sayaw ko sa stage. Yun po yung pinakagusto ko ng mga type of songs. So parang Sarah G. Performer talaga. Total performer talaga. Yung iyong dream. May message ka sa mga fan mo. Support sa song mo. Ang masasabi ko lang po is thank you very much po sa mga sumusuport sa akin ever since from the start. Syempre po from my family. Thank you so much. To the EBK Music Production and I'm kay Coach Alfred po na tumutulong sa akin kumanta. And of course, stream Himi Pagmamahal po for sure. You will love the song and the meaning of it. Lalo na sa mga taong nagmamahal at gustong mamahal din pagbalik. What's your favorite color? Favorite color ko is black po. Yeah. But you're in love with pink right now. Yes po. I also love pink. But yeah. I love black more. Pink and black. Black pink. Thanks, Keisha. Thank you.